Pagliligtas niya sa atin sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa, espesyal nating ipagdadasal ang lahat ng mga may sakit kasabay ng ating pagdarasal sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ngayong umagang ito. Special prayer intention for Father Larry Famarin and Father Ildefonso Dimaano, dalawang pari ng Arcidiocese na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Pinagdadasal din po natin ang kapayapaan ng kaluluwa ng tatay ni Marie Salis Bravo. Hinihiling natin sa Diyos sa pamagitan ni Santo Padre Pio na way kamtan niya o ng kanyang ama ang kapayapaan ng kaluluwa sa piling ng Diyos at ng mga banal. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa lahat ng mga ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, umalis si Jacob sa Berseba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon magpalipas ng gabi. Isang bato ang inuna niya sa kanyang pagtulog. Nung gabing yun, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik panaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya ang Panginoon sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako ang Panginoon,
ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito ay iyong, na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na paring alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta. At ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Nagising si Jacob at ang sabi, hindi ko alam na narito pala ang Panginoon. Nakangingilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan. Maagang gumising si Jacob ng umagang yaon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binuhusan niya ito ng langis at itinilaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na yaon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanit pararamtan at makababalik na muli sa bahay na ito. Kayo po ang magiging Diyos ko. Sasabihin kayo ng lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at iaalay ko sa inyo ang ikapo ng anumang ipagkakaloob ninyo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos ko, tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kaninga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkot tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos kong tangi kong pinagkatiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay matitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At ingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, lalapig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong yon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod dito sa harapan niya at ang sabi, kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay, sa kanya ay mabubuhay siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang. At siya ay pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hindi na kailangan ng patunay para tayo ay maniwala sa katotohanan ng may mga sakit tayo na nakikita, pero may mga sakit din tayo na hindi nakikita. At kung minsan, at sana ngay huwag, mas malaki ang epekto ng sakit nating hindi nakikita kaysa dun sa nakikita. I'm talking of emotional, mental, and spiritual sickness. At marami sa atin, nakikita nating physically ay walang karamdaman. Pero ang kaloob-looban ay puno ng malalang karamdaman. Ang halimbawa niyan ay yung mga galit, hinanakit, sama ng loob, hatred, pride, na daladala natin, bunga ng mga karanasan nating hindi magaganda sa paglaki natin. At marahil, ang ilan sa inyo na naririto ay daladala ang sakit na yan simula pa noong pagkabata. At marahil ang sakit na yan ay hanggang ngayon ay siyang nagde-define ng inyong pakikipagrelasyon sa kapwa. Sadly, kung hanggang ngayon, biktima pa tayo ng ganyang karamdaman dahil hindi pa natin na-overcome o hindi pa natin o hindi pa nag-heal. Sa ganitong karanasan natin, sa mga sakit na hindi nakikita, napakagandang inspirasyon natin at pag-asa o lakas yung mabuting balita ngayong umagang ito. May pag-asa tayong gumaling. May gamot sa mga sakit na yan, lalo na yung hindi nakikita, na pwedeng sumisira sa ating buhay. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa pagpapagaling ng ating Panginoong Jesus, dalawang bagay ang kanyang ginagamit. Number one, salita. Kung inyong natatandaan, merong sinabi ang ating Panginoong Jesus na talita kumi, na siyang naging daan para gumaling ang isang may sakit physically. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay gumagamit ang ating Panginoong Jesus ng salita.
alam natin how powerful words are. It can break or make us. At alam din ng ating Panginoong Jesus kung paano ito gamitin para sa ikabubuo ng ating pagkatao. Pero may mga gamot. Siyang alam na hindi confined sa mga salita lamang, kundi mismo sa kanyang presensya, kundi mismo sa paghipo niya sa mga taong may sakit. Sa ating mabuting balitang narinig ngayon, hinipo niya sa pamamagitan ng kanyang kamay ang dalawang pinagaling sa ating mabuting balitang narinig. Hindi siya gumamit ng salita, pero they were healed not only of their physical sickness, kundi pati yung mga sakit na panloob na kung minsan mas nagiging devastating ang effect sa buhay natin. Mga kapatid, bilang mga binyagan at mga Kristiyano, we can be another Christ. Or not only we can be, but we are another Christ by virtue of our baptism. At meron din tayong kakayahan na maging instrumento ng ating Panginoong Jesus para pagalingin ang sakit ng iba, lalo na kung ang sakit ng na yan ay yung mga hindi nakikita. At kung minsan, mas powerful yung yakap, yung tingin, yung tapik sa dibdib o tapik sa mga taong lumalapit sa atin na nangangailangan ng pagpapagaling internally. At kung minsan, mas powerful ito kaysa sa ating mga salita. Sa tuwing may mga taong alam nating may sakit sa kanilang kalooban, nababagabag, muhing-muhi, galit na galit, hindi makapagpatawad, sana bilang Kristiyano, huwag nating dagdagan at sulsulan ang kanilang galit at ang kanilang pagkamuhi o ang kawalan nila ng pagpapatawad. Bilang Kristiyano, sana maging instrumento tayo ng pagpapagaling nila sa kanilang sakit na karaniwan na hindi nakikita ng ating mga mata sa pamamagitan ng ating presensya, sa pamamagitan ng assurance natin na sasamahan natin sila. Hindi lahat ng pagpapagaling ay kailangan ng conventional medicine. Hindi lahat ng sakit ay nangangailangan ng mga salita natin or assuring words natin para sila ay gumaling. May mga sakit na kailangan lang ng ating pangunawa, kailangan lang natin ng hipo, kailangan lang ng ating yakap. At sana, bilang mga binyagan and bilang mga panibagong Kristo, maging daan tayo sa pagpapagaling hindi lamang ng sakit ng ibang tao physically, kundi lalo't higit ng mga sakit na hindi nakikita. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kumalin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo.
nagmamahal sa iyo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sanawang sa aming dumalisay upang ito ay maging paghanap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakihirapan sa pagitan ng iyong anak na aming minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpapagay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pilay ng palakad at nakiramay sa loob. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pag-ita na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa kasuot pagkabuhay, kami natubos mong tulay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami talag. Ngayon at magpakailanman, Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama net sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin naman ang nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang labo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para sa pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa na ang pagsasaayos ng extension area sa gilid nitong main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Amin din pong ipinapaalala, huwag na po kayong mag-iwan ng anumang kalat sa inyong mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance na tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad o ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ay pinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedule noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan.
O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan lang ang kabanalan at aaral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo na tipayan, Kanyang pagaling at ama, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian.